What's up mga idol? May nakita nga ako sa TikTok na ganitong kalinis na ilog. Located nga pala ito sa Kabangan, Zambales. Kaya agad naming plinano ang aming biyahe patungo dito sa Ambubutilla River. Tara, samahan nyo kaming tuklasin kung ganito nga ba kalinaw at kalinis ang ilog nito at kung anong dadaanan kung sakaling magpunta kayo dito. Let's go mga idol! Dito tayo mag-uumpisa sa Olongapo Road at isi-search nyo lang sa Google Map ang Agbubutilla River tapos lalabas na yon at susundin nyo na lang ang Google Map mga idol. Hindi naman kalayuhan ang Agbubutilla sa Pampanga dahil nasa 120 kilometers lang ito mga idol. Bali sundan nyo lang yung highway na yan mga idol hanggang makarating kayo sa may rotonda sa may layak at doon ay kakanan na kayo mga idol. Bali 4 AM nga ang napag-usapan namin takeoff pero syempre as usual lagi tayong late kaya nakaalis na kami ng 4:30 AM kaya maliwanag na nung nasa dinalupihan na kami. Ooh, group of riders. Hello mga boys, saan kayo pupunta? Pangit ng daan, makalog. Ay, dana, biglang may sala. Parang iniya talaga yung sala ngayon, oh. Welcome to Subic. Okay, welcome to Olongapo City. God bless Olongapo, Mayor Attorney Role C. Paulino Jr. At dito na nga muna kami nag-stop over sa may 7-Eleven sa may Olongapo para magpahinga at uminom ng tubig. Kasi medyo napalaban kami sa may zigzagan, medyo matatarik din kasi ang daan sa dinalupihan mga idol. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga ay sasagarin na namin ito hanggang San Felipe, Zambales para doon na din kami makapag-almusal. Pag andito na kayo sa Olongapo Market ay konting derecho lang at makakarating kayo sa may rotonda at doon ay kakanan na kayo mga idol. Pagtapos niyan, madadaanan nyo yung sementeryo na nasa taas. Tapos sa kabilang side naman ay yung dagat ng Subic. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami ng Subic mga idol. Tapos may nadaanan kaming puno ng banderitas, nakaka-good vibes nga sa pakiramdam, ang ganitong may sabit-sabit sa taas, parang ang saya lang sa pakiramdam mga idol. At ito nga pala ang aking mga kasama sa biyahe na to mga idol, bali apat lang kami na motor mga idol, sana soon dumami pa kami, para naman mas lalong happy-happy ang biyahe. At ayan, papasok na kami ng Castillejos, tapos ang kasunod niyan ay San Marcelino. Pagkatapos naman niyan ay San Narciso. Tapos may madadaanan din kayong sobrang habang tulay at sobrang ganda mga idol. At habang pinapakita ko ang napaka-aliwalas na view, ay baka pwedeng makahingi ng follow sa'yo idol at pakireact at pakishare na din tong video na to. Maraming maraming salamat sa'yo idol. At nakarating na nga kami sa San Felipe, Zambales, bali dito na ang last stopover namin at dito na din kami mag-aalmusal mga idol. Kasi wala na din kaming balak kumain pa sa Agbubutilla kasi hanggang 12 PM lang kami doon tapos punta na kami ng San Antonio para doon na kami makapag-beach mga idol. Ang matapos na kaming kumain at nagpahinga ay agad na kaming bumira. Kasi malapit na lang din kami sa may Kabangan, Zambales mga idol. Sobrang smooth nga lang ng aming biyahe mga idol dahil napakaganda at napakaluwag ng daan dito mga idol. Napakasarap talaga ng mga ganitong ganap sa ating buhay mga idol, panandalihang makakalimutan ang problema at ang pagiging pagod sa trabaho. Sana marami pang pagkakataon ang makuha ko sa mga ganitong kaganapan. Thank you Lord. At andito na nga kami sa papasok papuntang Agbubutilla mga idol at dito na din mag-uumpisa ang tunay na adventure. Dito pa lang sa bungad ay duda na ko at may konting kaba dahil sa kalagayan ng aming dinadaanan. Di ko expect na mapapalaban kami ng sobra dito. Mga idol, panoorin nyo na lang hanggang sa huli nang malaman nyo kung susubukin nyo bang magbiyahe papuntang Agbubutilla mga idol. Ting magkano yung kilo dyan? Balik kami mamaya. Kwento. Come on, noise.
Ang lalim ng mga buhangin, mga idol. Ayaw umandar kasi yung buhangin ay masyadong manipis at makapal. Boss, dyan pa papunta yung dapya? Saan? Diretso siya doon? Yung ang bubutilya, doon din? Ah, yung ang bubutilya dito? Puro ganyan ba, boss? Puro ganyan? Medyo mahirap? Mahirap mga idol. Mahirap mga idol. Ah. Ay, napasabak akong tunay. At dito nga ay na wrong turn pa nga ako kasi ito yung tinuturo ng Google Map. Kaya sinundan ko, subalit ako'y pinahamak mga idol. Oh! Doon na. Tanda na, akin niya kasi tuturo ni Mapa eh. Abet. Sige. At yung bottle kayo niyo. Alam eh. Ba't yan pag yan? Ito yung buhat ang maragbuling yan, no? Hindi kaya ito. Taano? Tapos may hapin? Tapos may hapa? Ano ka siya? Ano? Ano ba yan ang hapin yan? Taano yata, mali. Kaya tayo Monster Enlock. Merah pro dyan. Mini mawas ko. Minsan talaga mapapailing ka na lang kay Google Map kung saan-saan ka padadaanin mga idol. Sobrang hirap din talaga ng daan dito. Pero kahit ganun pa man ay maikli lang naman ang rough road na sa 10 to 15 kilometers mga idol. Bali hindi na nga kaya ng mga motor namin ang susunod pang mga daan, may isang bahay dito na pwedeng mapag-iiwanan ng inyong mga motor at gamit. Tapos lalakarin nyo pa ang mga bundok ng mga 30 minutes bago makarating sa pinaka-spot mga idol. At dito na magsisimula ang mahaba habang lakaran mga idol. Medyo nakakaubos nga ng energy dito dahil pagsubok talaga ang inyong pagdadaanan mga idol. Sige ba natataya, boss?
Mountain is real. Dito kami sa Switzerland, katabi ng New Zealand. May beachfront po dito. Tagong paraiso. Sibuyas ba ang bet si Salunas babayaran? Dana, dah lagi ka pa yata kayo nabilang bundok eh. Mountaineer. Saan po yung tubig dito, sir? Bali, 5 pesos lang po yung entrance fee. Ay, may entrance fee? Kiss na lang. Huwag kayong ano. Trabaho lang po tayo, ha? May asawa tanak na po, ha? Mabidyo yung manabo. Sir, matagal na po ba kayo nakachair dito, sir? Anong sauce niyo, sir? Mahanghang? Pare, salamat yun po. Nore. Dangan na sa tubig. Sinasabi ko sir, niwa ka na akin sa tricycle. After 30 minutes. Libre lang rin bubuhay. Kawati. Starfish. Nilugaw. At nakarating na nga kami sa pinaka-spot, walang iba kundi ang Agbo Botilya. Sa kasamaang palad, mga idol, napakalumot ng ilog. Dahil sa sobrang init ng panahon, hindi masyadong umaagos ang tubig, mga idol. Pero goods na goods daw ito kung medyo tag-ulan na. Pumunta kasi kami dyan ay tag-init pa. March 11, mga idol. Siyempre kahit malumot yan ay palag-palag na yan. Sayang naman ang aming binyahe at pagod kung di kami magtatampisaw, mga idol. Hindi rin malamig ang tubig ng ilog, mga idol, pero goods na din. Para mas maipakita ko kung gaano ba kalumot ay itetest nating ilublob sa tubig ang camera. Oh, di ba parang sipon lang, mga idol? Pwede din magtalon-talon dyan sa mga bato kung matapang kayo, di naman kayo aabutin sa baba kasi napakalalim din yan, mga idol. Pagkatapos nga ng 2 oras naming pagtatampisaw, ay napagpasyahan na naming lumikas na at pumunta na ng San Antonio, Zambales para dun na kami mag-overnight, mga idol. Naubusan na nga kami ng energy para maglakad pa ay sakto naman na may pumapasada pala ng kolong-kolong dito. Ang bayad nga pala ay 50 pesos kada tao, kaya sumakay na kami, mga idol. Sabi nga pala ng mga nakatira dito ay bisitahin nyo ito pag medyo maulan ang panahon, for sure malinaw na malinaw daw ang tubig. At siguro dito na matatapos ang pagtutur ko sa inyo sa Agbo Botilya River, mga idol. Isa na namang napakagandang adventure ang aking naranasan, mga idol. Hangga sa muli, thank you so much for watching. Goodbye!
baba namin. Woo!